CBS, Community-Based Management System, ang pagkalat po ng impormasyon sa lahat ng residente po sa aming barangay. Ang mga proyektong gawain ipatutupad po ay ang pagsasagawa at pagsasanay patungkol sa pag-alam sa impormasyon. Taon ng target po namin is 2 beses po namin gagawin sa loob po ng 1 taon. Ang inaasahan po namin resulta ay ang nagsagawa ang una at ang 2 pagsasanay. Ang batayan po sa pagsukat po ng resulta or ang aming indicators po ay bilang ng pagsasanay sa loob ng 1 taon. At kada taon po ay may budget po yan na 20,000, year 1, year 2, and year 3. And then ang aming pong pagkagalingan ng pondo ay ang BDRRM Fund. At ang responsable tao po dyan ay ang aming pong punong barangay. At ang tungkulin po ng bawat kasapi ay manguna sa paggawa patungkol sa pagsasanay sa pagkuha ng tamang impormasyon. Ang susunod lang po namin ay yung aming clean-up. Ang mga proyekto pong gawang papatupad ay pagsasagawa ng paglilinis sa pangapangunahing kalye, ilog at sapa na sakupon ng aming barangay. Ang taon ng target po dyan ay bilang ng pagsasagawa sa loob ng 1 taon at nilagyan po namin yan ng pondo na 40,000 kada taon. Hindi na po namin yan na-release pero yan po ay kukuhanin namin sa Barangay Disaster Reduction. BDRRM Fund, yan po yung kinurit ni Ma'am kahapon. And then po, ang responsible person po dyan ay ang aming kagawad on environment, kagawad Jimmy Shera. At ang tungkulin po ng bawat kasapi ay siya sa atin ang sinasagawang paglilinis sa pangunahing kalye, sapa, ilog at kanal. Para naman po dun sa aming preparedness, pangunahing pong programa ay pagsasagawa ng pagsasanay patungkol sa paghahanda at pagresponde sa kalamidad. Ang aming pong mga proyektong gawain ipatutupad ay pagsasanay patungkol sa pangunahing lunas at pagsagip ng buhay. Ang aming pong inaasahang taon ng target po ay 2 beses. Kada taon ang inaasahang resulta ay naisagawa ang ay bilang ng pagsasanay sa loob ng 1 taon at may meron po yung naka-allocate na budget from BDR Fund na 20,000 po 2 taon, year 1 and year 2. Ang responsible person po dyan ay si Kagawad Alan and Atirado, ang aming pong chair ng peace and order. At ang tungkulin ng bawat kasapi po dyan ay pagsubaybay sa mga nakapagsanay sa pagsasagawa ng pangunahing lunas. Ang next po namin sa response ay pamamahagi ng ayudang pagkain sa lahat ng apektadong pamilya sa panahon ng kalamidad. Ang aming pong project dyan gawain ipatutupad ay pamamahagi sa apektadong pamilya or 50 family na apektuhan ng kalamidad. At ang taon ng target po dyan, 100% po na mabigyan ang apektadong pamilya. At ang inaasahan pong resulta dyan, mabigyan ng ayuda ng pagkain o relief goods ang apektadong pamilya. Bilang ng nabigyan ng pagkain ayuda, at yan po ay may budget na 50,000 kada taon. Galing din po yan sa BDRRM Fund. At ang mangunguna po dyan, na first responsible po, ay si Kagawad Aileen Magpanua, ang aming pong chair on social services. Tapos po, ang tungkulin po ng bawat kasapi ay tiyaking mabigyan ng ayudang pagkain or relief goods ang mga apektadong pamilya. And last po, ang rehabilitation po and recovery, pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura. Mga proyektong gawain ipatutupad po, pagbili ng mga materyales para sa mga paggawain. And then po, ang taon ng target, 100% ng mga materyales
ay nabili para sa mga pagpapasaayos ng mga sirang infrastruktura. At ang kauna ang inaasahang resulta po ay matulungan ang mga apektadong pamilya na maisaayos ang mga nasirang tahanan. Ang batayan po sa pagkuha ng resulta ay porsyento ng materyales ang nabili o naitulong sa pamilyado sa apektadong pamilya. At may budget din po yan na galing din po sa BDRRM Fund, NGOs, MDRRMF, BDRRMF ay 50,000 po kada taon. At ang aming responsible person po dyan ay sa kagawad Erwin Villa para po chair po ng infrastructure. At ang tungkulin po ng bawat kasapi ay maisaayos ang mga nasirang infrastruktura. Magandang tanghali po. And thank you all for presenting ang inyong output. No? So, konting comments lang po from our end. Dito lang po tayo sa taunang target. Mahirap po kasi kung bilang lang yung ilalagay nyo, no? Number lang. So, dapat ilagay nyo rin anong number po yan. Okay? Para klaro, para mabilis maintindihan. Kung ang inyong pangunahing programa ay training for community-based, edi taunang target nyo ay dalawang pagsasanay patungkol sa community-based management system. Madali lang naman pong dagdagan, no, ng kaunting detalye. So, dagdagan po natin. Pangalawa po, meron pa ba? Dito po sa pagsasanay, maganda rin po, no, natignan niyo po yung inyong, patulad ng nabanggit kahapon, meron po kayong risk assessment, diba? Community risk assessment. Nakalista po doon ano yung mga pagsasanay na nakuha nyo na at ano pa yung mga pagsasanay na hindi nyo pa nakukuha. Ngayon po, kung sa palagay nyo aakma sa inyo, pwede pong yun yung pagbasihan nyo. No? Magtanong din po kayo sa inyong LDRRM officer kung posible nyo makuha yung mga ganong pagsasanay. Okay po? At ilista po natin dito. Sa bagay, ito naman ay umpisa pa lang. No? Initial content ng inyong plan. Inaasahan po namin, pag nakita namin yung inyong plan, no, marami pong laman yan. Hindi tigiisa, no? Baka tigiisa lang po yung isubmit nyo kay Sir Romel. Ano po? Tignan nyo po yung inyong plano, yung community risk assessment nyo, yung exposure database nyo, yung mga peligro nyo. Yun po ang mga datos doon, ang pagbabasihan nyo po kung anong programa ang kailangan nyo. Okay po? Okay naman po, nasunod naman po ang mga dapat ilagay per column. So palakpakan po natin sila, ma'am. Si Sir Ryan, kuya, baka meron po kayong gusto pang idagdag na komento. Ulit, no? Yung katulad kanina, yung sa CBMS, again, ang CBMS, no? Tapos na yung data gathering niyan. No? Module 1 yun. Kayo ay papasok na sa module 3, which is, kaya ang dapat na ilagay nyo dyan, kung itatarget ninyo ang CBMS, ay ang barangay development planning. Yun na po. Sabi ni Ninya, malakas. Patay pala. So yun, no? Barangay development planning yung sa update, sa project. Okay? Ano po? Yun. So, okay po. Tama, no? Maganda yung kanilang presentation, no? Okay naman, dagdagan na lang po natin, no? Siguro ang pwede pa nating idagdag diyan ay hindi ko nakikita yung mga ano ba yung pwede pa nating proyekto na o programa para sa infectious diseases. COVID, dengue, mga ganun, ano, wala pa. Pakidagdagan po, kasama po yun. Okay po, maraming salamat po. See you next.